At tapos ito pa, yung words, di ba? Ang words eh, pwedeng makihiram ng 1,000 pesos. Pero yung hiram pala na yun, pag in-assess mo siya, nag-credit analysis ka, yung hiram pala na yun, wrong spelling, hingi pala yun. Pahingi na. Hello mga ka-Arki! Hello mga ka-Arki! Yes, andito na naman tayo sa isa na namang video regarding personal finance, no? And kamusta, Marion? Oh, hello. Hello, Sir Rienzie. Hello mga ka-Arki. Mabuti naman ako. At sana ay nasa mabuti din kayong kalagayan. Ikaw, Sir Rienzie, balita. Okay naman. Ito, masakit ang karawan sa pagbubuhat. But anyways, di ba, in relation to that, okay, pag-uusapan natin ngayon is, okay, natanong din to isa sa mga ano natin, sa mga live stream natin, no, yung about sandwich generation, di ba? Ano ba yung magagawa ng mga tao na nasa yung mga sandwich naipit. Naipit sa this generation kasi ano ba to, ito yung mga may pamilya na, no, na nagpo-provide sa kanilang mga anak yan, pero ayun na nga, no, patuloy pa ring sumusuporta sa kanilang mga magulang. Ayan, so ano ba, ano pa mga mabibigyan nating payo, Marion, sa mga ka-arki natin at mga kababayan natin na nasa this generation? Oh yan, parang home alone. Oo, tatanggalin natin yung pagkakaipit. Hindi man natin matanggal ng lubusan, eh sana makatulong tong 3 tips natin, no, para sa mga sandwich generation diyan. Ayan. So ano ba yung una? Ang una ay study your cash flow. Ayan. Boy. So bago na dito sa WealthArchy, we want to be objective, no, sa ating mga payo. Kasi of course nandiyan din yung emosyon, no? Kasi ang pinag-uusapan diyan, pamilya eh, sarili mong pamilya at yung mga magulang mo, kapatid mo, di ba? But I think one way to approach it is to study your cash flow. Ayan. Kasi di ba, doon naman, yun naman ang bottom line eh, di ba? Yung maitutulong mo financial sa pamilya mo o sa mga kamag-anak mo ay magagaling din sa savings na meron ka. Ayan. So, ano ba yung mga dapat nating tingnan sa cash flow natin? Oo. Ayan. So, sa cash flow natin, tingnan natin yung ating income, yung expenses, at higit sa lahat yung savings. Dahil yung savings natin, bawat piso doon ay napupunta para sa ating investments. Oo. Mm-hmm. At sa investment planning, kailangan clear tayo sa goals natin. So, bago tayo tumulong sa iba, tulungan muna natin yung sarili natin. Diba? Clear ba tayo sa mga goals natin? Alam ba natin yung mga dapat itabi para ma-reach yung mga essential goals natin? Yan. Dapat pala makita yung mga essential, no? And bukod pa doon is dapat nga pag tinitingnan natin yung cash flow, eh ayun na nga, no, sumusuporta tayo sa mga magulang at of course sa mga anak din natin, eh tinanan natin kung saan tayo makakatipid, di ba? So siguro yung mga shopping, yung mga online, di ba? Medyo tinan-tingnan din natin kasi ayun na nga eh, sabi nga ni Marinis, every peso counts. Oo. At kapag clear na yung mga goals natin, di ba? Baka may konting savings ka pa, yun yung pwede mo nang ipangtulong, no, sa mga kamag-anak na nangangailangan. Tama. So, another point, no, another tip I want to share is yung study the borrower situation. So yung tip number one, pag-aralan yung sarili mong cash flow. Tip number two, pag-aralan yung cash flow nung nanghihingi ng pera or tulong sa'yo. Aba, okay? Makikimarites ka pa. Uuriratin mo pa, bubungkalin mo pa. Oo, para tayong nagtatrabaho sa banko, di ba? Auditor. Bakit? Bakit kailangang uriratin pa yung cash flow nung mangungutang? Sabihin, toxic naman ito, mangungutang na ako. Bibigyan ko para audited financial statement. Oo, no? Oo. O mga ka-Arki, ah, kung kayo ang nilalapitan para mangutang, may right kayo to do due diligence, di ba? Kasi you're taking on that risk, eh.
Totoo, totoo. Credit pahiram. Ang tawag natin yan sa investment credit analysis. Yes. Oh. At tapos ito pa, yung words, di ba? Ang words eh, pwedeng makihiram ng 1,000 pesos. Pero yung hiram tire pala na yon, pag in-assess mo siya, nag-credit analysis ka, yung hiram pala na yon, wrong spelling, hingi pala yun. Pahingi. Oo nga. So paano natin i-assess yung cash flow nung humihiram o humihingi o humihirit sa atin? Ano mga dapat tingnan doon? Oo. I think, no, again, bilang sila ang may kailangan sa atin ng tulong pinansyal, I think, number one, let's try to obtain yung magkano ba yung kinikita niya. I think we have the right to know that. Number two, ano yung mga expenses nila. At number three, no, ito kung medyo may hiya, di ba? Medyo may reservation pa para ibigay yung income at expense. I think dito sa idea number three, dapat open tayong lahat eh. Idea number three is, para saan mo gagamitin yung inuutang mo? O yung hinihingi mo? Purpose. Diba? O yung purpose. Yes, pwedeng mag-estimate ka lang sa income, expense, kung ayaw niya ibigay exactly kung ano yon. Pero yung para saan, dapat open siya. At doon mo pala makikita na pambili pala ng TV, pambili ng TV yung purpose. Doon na yung parang teka, parang hindi worth it, no? Hindi eh, naman paano ko sinabi na short lang ako kinapos lang talaga di ba yun yung mga dish kinapos lang ako kuya or pasensya na kinapos lang. Paano pag mga ganun? Pag ako yan, I'll do a test. Okay. Ang hirap naman, dumutro kayo. Kepins na lang ako. Credit test para sa akin. Stress test na. Anong test? So, kunwari, nanghihingi ng 5,000. Diba? Bigyan ko muna ng 1,000. Diba, Sir Rienzie, diba pag nagbibigay tayo ng tulong, it has to be a money na willing tayo to lose. Diba? That's right. That's right. So, kung 5,000, 1,000 is 20% of 5,000. So I'm willing to risk 1,000 pesos. I give it first to you. And I'll hold to your word. Nababayaran mo siya after 2 months. Balik mo sa akin yung 1,000. Pag binalik mo sa akin yung 1,000. Good credit standing. Good character. Yes. Good payor. Good payor. Nakatuwa nga, no, Sir Rienzie, di ba? Parang yung ginagawa ng mga banko para sa atin, pwede rin natin gawin sa ating mga kamag-anak, no? Oo nga, no? Paunti-unti muna. So, pag nakakabayad naman din, paunti-unti din, di ba? Paunti-unti din. So, parang gano'n na nga, di ba? Parang bangko din nga. Magandang ano yan, magandang idea yan. At saka, hindi mo naman siguro kailangan ibigay lahat ng hilingi, di ba? Pwede mo naman sabihin, pasensya na kasi, alam mo naman, nagpapaaral din tayo, di ba? Or alam mo naman, may iba rin tayong ginagastusan. So, siguro, that would help as well. Ayan. And yung third and last tip natin, di ba? Kung mahirap para sa atin kasi naiipit na tayo, why not humingi tayo ng tulong din sa ibang mga kasama natin, mga kamag-anak natin na willing makatulong? In other words, work as a team. Diba? Kung may kasabihan na two heads are better than one, baka naman two wallets are better than one. Parang ano to, ah? Parang crowdfunding to. Yes! Oo nga naman. Maganda yun. So, kunwari, lima kayong magkakapatid, diba? Dalawa o tatlo yung capable, diba? Hindi ibig sabihin na tayo yung panganay. Tayo na yung sasagot, no? Tayo yung lapitan ng bayan, di ba? Pwede natin, pwede tayong magtama, sabi mo, Sir Rienzie, crowdfunding, di ba? Doon sa dalawa ko pang kapatid na may pera naman, so tatlo kami. So yung risk, divided into three naman, di ba? Tama. And I think, magiging malaking tulong din sa atin kung halimbawa, hindi natin pasan ang daigdig. Alam mo, hindi ka magpapakamartin na buhat-buhat mo sila. Kasi syempre nga, may goals ka rin para sa mga anak mo,
may goals ka rin, no, para sa sarili mo, di ba? Para sa retirement mo. Kasi, again, kung wala ka, di ba? Kung walang-wala ka, hindi ka rin makakatulong sa iba. Yan ang parati rin natin sinasabi dito sa Wealth Arki. So, of course, you also have to take care of yourself pa rin. And yun nga, makakatipid ka rin ng pagsuporta sa mga magulang kapag sama-sama. Kasi syempre, isipin mo kung yung 10,000, ikaw lang lahat yun, eh kung halimbawa, eh lima pala kayo, eh di 2,000 na lang yun, di ba? So yung 8,000 dun, mapapaikot mo na into your perhaps dream travel, di ba? Or business capital, or mga other goals pa natin sa buhay. Hindi kailangan pasan ang dating. Tama yun. Tupi. Oo. Oo, nako, maraming salamat, Marion. And again, no, sa mga ka-Arki natin, ito yung ating mga tips, no, sa mga sandwich generation. Okay? Tingnan natin yung cash flow natin kasi yun talaga yung magiging source, no, ng ating pagtulong sa ibang tao. Okay? At doon mo rin siguro sa cash flow makikita yung pagset mo ng boundaries, no, saka ng budget. Kumbaga, hindi sa nag-iimbot tayo, pero yung paglalagay lang ba ng boundary ay pagsasabi na, ah, kasi ang pera na to ay para din sa anak ko, di ba, para din sa future ng pamilya, na pangangailangan din naman natin. Kasi, yun nga, tulad na ulitin natin, hindi tayo makakatulong sa iba kung tayo mismo ay walang-wala na. Di ba? And yung pangalawa is yung, yun nga, parang you try to test it, yung credit standing, di ba, parang paunti-unti. Diba? Tama-tama. And yung pangatlo, of course, wag buhatin, wag pasanin ng daigdig. Okay, magtulungan. Diba? Magtulungan. And I think dyan din papasok yung magandang pakikipag-uugnayan, yung magkakapatid, no? At yung open communication. Diba? Open communication. And you can have a family council. Diba? You can have a family council. Usap-usap muna kayo. Paano natin matutulungan ng isa't isa? Kumbaga, ayun nga, diba? Walang mabigat na, ano, walang mabigat na pasanin kung lahat ay tulong-tulong. And, ano, for me, pahabol lang. Kasi bilang pamilya, no, tayo may mga biases tayo, diba? So, we protect yung mga interests natin. So, kung may ganong conflict, I think it will help kung magpa-consult tayo sa isang financial planner. Someone na not connected to your family, di ba? Para objective yung magiging advice. Objective. No? Tama naman. Tama naman. At, so, yan. Yan, maraming salamat, Marion. Oh, yung mga tip natin. And if you like this video, mga ka-Arki, and to our, if you are a new subscriber or napadaan ka sa video na to, okay, if you like this video, please give it a thumbs up. Okay, and then, click subscribe. Okay, para alam niyo na ano, no, na kasama na namin kayo, no, with our YouTube channel, and hit that notification bell para malaman niyo kung kailan ma-up ang ating mga very relevant and practical tips and videos and everything in between about personal finance. So with that, thank you, Marion. Thank you, Mark Arki, for tuning with us in this video of ours, and see you next week. Bye-bye. See you. Bye-bye.